nabili ko ay hydraulic hose fittings. Mura lang ang nabili ko rito, my doll, mga 80 pesos. Ito na yung laman niya, may 4 pieces siya na ganito na magkapares. Papasok ito sa hydraulic hose. Papasok natin ito ng walang gamit na special tools. Ito nga pala yung hose ng hydraulic ko, mga idol, ang gugulo kasi ang tataas ng mga cable. Puputulin natin ito, pero tuturo ko sa inyo kung paano mag-cut nito ng walang gamit na mga special tools. Simple lang yung tutorial ko, mga idol. Ito lang yung kailangan natin, gumamit ng cutter. Kung meron kang ganito, mga idol, mas mabuti kasi mas clean yung cut nito. Ito yung cut niya, mas malinis compare dito, pero gumana naman yon. At guma at vice grip, at ito yung fittings na binili sa Shopee at wrench. Simulan natin, mga idol. Ito, tinanggal ko na yung cover at tatanggalin natin itong bolts dito. Gumamit lang tayo ng 8mm na wrench. Panatanggal na, mga idol, ilahin na yung cable. Ito lang yung makikita mo nandito, mga idol, yung cable niya. At i-adjust natin sa pinakamagandang spot. Ito, mga idol, i-try muna natin i-steering natin kung maganda ba. Ito yung napili kong haba, mga idol, pinautol ko na. Okay, mga idol, naputol ko na, mga idol. Ito na oblong siya, mga idol. Kailangan natin i-circle yan, gumamit lang tayo ng flies. Ito na bilo ko na, mga idol. Kukunin na natin yung nabili natin sa Shopee. Ito, mga idol, ipasok natin diyan dito. Unahin muna natin ito, yung locker niya. At dito, try natin ng kamay. Mahirap yan ipasok sa kamay, mga idol. Kaya gumamit tayo ng ganitong technique. Wala tayong special tools na gagamitin, mga idol. Ito lang gagamit natin, goma at vice grip. I-coat lang ng goma yung hose para di masira. At ipita natin ng vice grip para magka-strip yung pagpupok natin. Ito, ginamit. Naka-straight na siya, mga idol, at pinupok ko na. Dandaan lang yung pagpupok, mga idol, hanggang mapasok sa loob. Wala tayong special tools, mga idol. Ito, hindi na natin kailangan ng bumili na special tools. Pinupok lang natin to. Ganito lang yung technique. Madali lang. Wala na tayong bibili na special tools kasi hindi naman tayo gumagamit noon. Isang one time na tayong gumagamit na dito, kaya hindi na natin kailangan ng special tools. Pero kung mekaniko ka, kailangan natin yun. Ito, mga idol, napasok na natin, mga idol. Tanggalin na natin yung guma. Makikita dito, mga idol, smooth, walang gasgas. Yan, ikot-ikot ko, mga idol, walang gasgas. Balik na natin yung pang-lock, mga idol. Hindi to makuha ng kamay, kaya gumamit tayo ng flies para ipaalay na din sa dulo. Ito, nasa dulo niya sa, mga idol. Okay na to, mga idol, kasi ang bolt ng putulak nito. Pasok na natin yung cable. At ito na yung bolt ang tutulak doon sa lock. Kaya ikot-ikot na natin ito. Kamay muna gamitin, mga idol, para hindi masira yung thread. Tapos wrench na din ang gagamitin natin. I-lock na natin to, mga idol. Ikot-ikot lang yung mahigpit na siya. Ito, inigpitan ko na, mga idol. At binalik na yung cover. Okay na, mga idol, wala na tayong bleed kasi wala namang tumatagas na oil. Ito, mga idol, mahigpit pa rin yung preno niya. Na ilaki lang yung testing na ko, mga idol. Smooth siya, mga idol. Dito naman tayo sa rear na brake. Pareho pa rin ang steps, mga idol. Tatanggalin natin ng bolt at cover. Tapos
hanapin natin yung gusto nating haba sa cable, tapos i-try natin ng i-swing-swing yung handlebar kung saan ang magandang spot, left and right. Kung may nahanap ka na na magandang spot, my idol, ay pwede na natin putulan to. Ito, my idol, may nahanap na kung magandang spot at puputulan na natin ko. Ito, napinutol ko na. Ito, walang tumagas na oil, my idol. Oblong pa to siya, my idol, kaya i-align natin gamit ang pliers para maging circle. Ito, my idol, nagsi-circle na siya. Very good. Kunin na natin yung needle niya, my idol, at yung lock. Pasok na natin to. Unahin tong lock, tapos yung needle. Balutin muna natin yung goma, my idol, para hindi masisira or magasgasan pag nilock natin ang vice grip. Ito, nilock ko na yung vice grip. Pasok ko na yung needle. Okay, i-align natin. At post, pukpukin ng dalam, my idol, hanggang mapasok ng husto. Ito, napasok ko na, my idol. May kunti pa. Okay lang. Madali lang, my idol, wala nang special tools to. Okay lang natin, my idol. Hindi din ito mag-bleeding. Kasi safe naman ang ginagawa natin, my idol. Ito, may kunti pa, my idol. I-align muna natin at pupukin. Ito, pumasok na siya, my idol. Nasa dulo na siya. Makita, pagkikita dito, my idol, walang gasgas. Parang nagagamit lang tayo ng special tools. Yo, inikot-ikot ko, my idol. Okay na, my idol, smooth, my idol. Ito yung close-up niya, my idol. Walang sira. Kunin na natin yung lock. Gamitan ng pliers para malagay sa dulo. Ito, nalagay ko na sa dulo. Okay na to, mga idol. May kunting sobra. Ito, pinasok ko na sa cable. Ay, pinasok ko na sa airbrake. Tapos, yung bolt naman. Gumamit muna tayo ng kamay para hindi masira yung thread pag nilock natin. Ito, okay na. Ginamitan ko na ng wrench para magigpit. Okay, ligpitan ko na, mga idol. Pagigpit doon, mga idol, ay malalak na yung needle sa loob. Okay, mga idol, may mga dumatagas na oil, kaya kailangan natin ng alcohol. Baka kasi makontaminate minute yung ma-break dito. Hindi, madulas din kamay natin. Nilagyan ko na ng electrical tape para maganda tingnan, mga idol. Malinis yung tingnan. Ito, mga idol. Smooth na, mga idol. Maganda na yung cable. Hindi na mataas. Yun lang, mga idol. Ito yung before at after. Maraming salamat sa panonood, my idol. Hanggang sa muli.